Before we start, race number 3 of 9 ngayong July 2021 dito sa isa na namang edition ng Lipas Tamiyo Liga Season 2. We will now have a moment of silence bilang taus-pusong pakikiramay po sa pamilya Belson dahil sa pagpano po ni Kuya Nanding Belson. Maraming salamat po. Okay. Once again, our best condolences po from the heart sa nauli na ng pamilya ni Kuya Nanding. Sa pamilya person, our best condolences once again. Okay, now proceed. Hello mga kadipat at good evening po sa lahat ng mga nakatutok at kung sakali may tututok anytime dito sa aking villa tuwing Miyerkules at Sabado. Opo, Dipat Aguilar. This is your host, Dipat Aguilar, for another exciting edition of Dipat's Tamiyo League Season 2 ngayong July 10, 2021. Although malungkot lang ang simulan natin dahil isa na naman pong taga-oras ang unfortunately namaya pa. Yun po si Kuya Nanding. Doon sa ano, once again po, taos puso kayo kiramay sa mga nahulila po niya, yan, sa pamilya person po, yan. Various condolences of that. Sa mga kalipat, another Saturday night of Mini 4-wheel drive racing action ngayon na July 10, 2021. Muli nga naman, happy birthday naman this time. Kaya rin, Kariaga, yan, sa bonsong anak ni Kuya Roni at saka ni Ati Wiwi, Kariaga. Okay, so happy birthday ngayong araw na ito, July 10. Okay. Alright, so ayan, ito ko naman yung nakaano tayo ngayon. Another exciting edition. Well, just like, ano, just like the old times last year, from last year, since pandemic. Alright, so another edition of Dipas Tamiyo League. Ang inyo pong masasaksihan ngayong gabi. At ayun, sa walang pagtatagal, ito na yung ating resulta ng nakaraang laro. Okay, game 2. Nung nakaraang game 2, mga kadipat, alright, si Anasik Mamasig, yan, good evening sa'yo, and thanks for watching Dipat's Tamiyo League tonight, okay. Alright, sa walang pagtatagal, ito yung ating resulta ng single robin, yan. Ito yung naging resulta ng single round robin dati eh, ano? Si Kelvin at pala daw. Okay, shout out sa inyo. Right away, that's it. Okay. Si Kelvin at si Palato. Ah, yun si Nanoy, mga kabats natin. Okay, o hindi lang kayo, pati lahat ng mga kabats natin dyan sa order ni Tahay. Yan. Okay, kanina nga, napalitan ko nga, nasunog daw yung sa Arwego. Unfortunate nga lang, how unfortunate na lang, nagkaroon na sunog dun sa Ruego. Okay, moving on, ito ang ating ang naging resulta ng nakaraang race nung 7-7 Manu-Manu, yan, July 7, 2021. Anim na po ang kasali, yan. Si Atsat Jr. po yung pinakabago po nating entry, o actually re-entry, nagbabalik action. Alright. So, ayun ang nangyari sa single round robin na ginanap. Actually, ano yan? Yung si Hotshot 4-1. At si Cosmo Atomica pala ay, correction pala dun. Si Hotshot Junior pala yung nanalo against sa Cosmo Atomica. So, 2-3, apat pala yung 2-3. Si Scarlett, si Darkson, si Cosmo, at saka si Setsuna.
So, nangyari, ang mga naging matchups naman anyway, yan, ang mga naging matchups naman, si Setson at si Scarlett naglaban sa quarters at si Tarzan kontra kay Hotshot Junior. At nanalo nga po doon si Hotshot Junior at si Setson na sila po yung pumasok sa semifinals. Kalaban si Cosmo Atomica at si McLaurin na outright. Doon sa semifinals matchups na yon, si McLaurin at Hotshot Junior naman ang nagtapat sa championship round at sa battle for third naman nalaglag si Cosmo Atomica at si Setson na. Na actually sila yung unang maglalaban ngayong gabi. Ayun po yan, no? Yan, unang sila yung unang maglalaban ngayong gabi. Okay. So, ang nangyari, ang balikbayan na si Hotshot Junior yan, it was indeed a bienvenida party para kay Hotshot Junior as it takes home the championship last that night on Wednesday. Nung Miyerkules. Yan, ang nag-champion siya ngayon, defending champion niya yan. At si McLaurin ang pumangalawa, pumangatlo si Setson at si Cosmo Atomica ang pumang-apat. And, dahil si Setson nga po ay nalagay lang sa battle for third, dahil yung mga finalists lang po yung pwedeng mag-upgrade ng motor, unfortunately, downgrade si Setson na sa stock motor ulit from Atomic One. So, yun yung nangyari. Okay, and then, yung si Darkson at si Scarlett, yung maaga nalaglag sa quarterfinals, umapa sila sa stock motor right away, yun, hindi sila nakapasok na lang, hindi sila nakapasok ng semi-final. Kung nag-third sa ako, kung nalagay sa pattern for third man lang sana si Scarlett, yun, babasa Atomic One lang sana. Yun, yun yung talaga nangyari sana doon. Okay. Moving on to July 10 tonight, ayan nga po, anim na nga po yung maglaban ngayon sa ating edition ng Deepest Amazing Season 2. Ayan na nga po, yan, ang defending champion si Hotshot Junior. Para kayo, yung MS Chassis, ang pangalawa si McLaurin, si Setson na at third si fourth rank si Cosmo Atomica, si Scarlett po, rank number 5, at si Darkson ang rank number 6. Well, pansin nyo, may mga number na sila. Para madali nang hanapin sino yung mga next matchups, mga ganyan, yung po sino yung Tapos pagitan na lang ranking. And, eto pa yung isa. Yan, winner's bracket. Eto po yun. Yung panel na to, winner's bracket. Itong loser bracket, dito naman. Yan. So, ganun pa yung magiging sistema. Actually, ganito pa rin yung basa. Well, yung dalawang mananalo, maiwan dyan. Ngayon, yung isang pamanalo dito yan, yung isang loser pupunta sa kabila. O, ganun lang maging kasimple magiging natin yung sistema. Alright! So, ayan nga po. Ayan nga po yung ating yung lineup for tonight. At sisimulan na natin right away ang single round robin sa Deepest Tamiya League Season 2. Okay. Alright! So, popresa na natin yung ating Realme Cam. Yung Realme Cito. Halos dalawang taon na sa akin tong Realme Cito. Hanggang ngayon kahit papano gamit na gamit. Ayan, ayon, mas maliwanag na. Ay, buti na lang. Ang time check po natin ngayon ay alas 7:17 ng gabi. Okay? So right away, sisimulan na natin ang ating laban sa pagitan ni Cosmo Atomica at ni Setson. Tama ba 'to? Medyo. Oop. Oopsie. Whoopsie. Alright. Okay. Yan. Yes. Okay. Simulan natin ang race number 1 sa pagitan naman ni Cosmo Atomica at ni Setson. So dito ko na lang ilalagay yung ating cross hatch. Ngayon gabi. Yan, madali na. So lagay ko na lang na ganyan. Yan. Buti na lang, may palaki yung space ng bintana to, kaya madali na natin ang ating yan. Alright! Ngayong Sabado, dahil Sabado po ngayon, lane 1 po ang higher seed. In this case, si Setson na ang lane 1. Okay, ganun din si McLaurin at si Hotshot Junior mamaya sa mga susunod na salpukan. O eh, kung sakali man kung sino yung higher seed na lang yung next. Basta lahat ng higher seed sa lane 1. So, in this case, si Hotshot Junior laging lane 1. Si Darkson laging lane 2. Okay. Para madali. Alright. Ito na po ang ating race. Number 1. Switch. Oh. 1, 2, 3, go. Oh.
Atomica running ball. Let's get the final in danger. Lama. Muntik pang iris. Stock motor na nga lang lahat eh. Stock motor na nga lang silang lahat eh. Actually, stock motors lang po lahat to ha. Itong anim na to kasali ngayon. Puro stock motor po. Kaya wala po tayong makakasahan ng mga re-race o last man standing. Kung meron man, baka isa dalawa lang. Siguro up to 15. Okay. In this case, si Setsu na po ang nanalo dahil nasa ichu po itong si Cosmo Atomica at hindi na po nakabalik. Binilangan ko ng 3 seconds. Unfortunately, hindi siya nakabalik. So, that's it. So, sa loser's bracket malalagay si Cosmo Atomica. So, dito siya. Okay. Setsu na winner. 1-0. Okay. 1-0. Kaya bihirang magkakaroon ng ano dyan. Wala tayong makakasahang re-race ngayon dyan. Okay. Windows. Next battle will be McLaren versus Scarlett. Ang kambal na bracket, guys, maagang magkukrus ang landas. Okay. Pero this time, gamit nila ay mga stock motor. Dahil yung si Scarlett nga, maagang siniba sa quarterfinals. Okay. So, yan. Sa lane 1, si ano, McLaren, o siya number 2. Alright. Race number 2. Switch. Oh. One Tory. Alio. Final up. McLaren winner. McLaren winner. So, siya yung unang tatapat kay Setsu na mamay. Tapos kay Scarlett, si Cosmo Palaman. Okay. Dark Sun versus Hot Shot Junior, race number 3. Alright. Kaya, para mabilis tayo. One, dos. Tapos si, yan. So far, ang mga higher seed ang nananalo sa ano, pamakalera natin so far. Okay. Oh, Jetly Kiran is watching right now. Thank you so much for watching the Pats Tamiya League Season 2. Alright. Sorry. Hi. Alright. Darkson vs. Hot Shot Jr. So first, ano, dito magsisimula ang title defense ni Hot Shot Jr. Alright. Sa lane 1, si Hot Shot. Oh, sabi ko nga, always at lane 1, always at lane 2. O yung 1 at saka 6. Alright. Race number 3. Switch. Oh. 1, 2, 3. Junior winner. Okay. So, magantay siya ng loser dyan sa kapila. So, ang mangyari kay Darkson, antayin niya yung loser nito. Loser nitong isa. Tatapat kay Darkson. Mabilis. Mm. Scarlett versus Cosmo Atomica. Susunod nating laban sa race number 4. Okay. So far, yung mga higher seeded nananalo. Okay, wala tayong makakasahan ng mga, kung meron mang re-race o ano yan, or last man standing, siguro isa o dalawa yan. Isa o dalawa lang yan, o baka sa kalikid. Wala siguro masyado magkakataman. Kung meron mang isa lang, siguro. One of the 15 perhaps. Okay, this time sa lane 1 ngayon, si Cosmo Atomica. Laban kaya Scarlett. Okay, hindi pa nang bigla. Race number 4 mga padipat. Switch. Oh. 1, 2, 3. Patay!
Isang himala, final game changer. Isang himala. Scarlet winner, one all, himala, nakachamba. 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 Si Scarlet na kachamba. Cosmos Hero to. Number 4 against number 5. Yun. Close in. Okay. Next. Race number 5 susunod. Okay. Race number 5 ay sa pagitan naman ni na. Ayan. Paganito yung basa po natin. Paganito yung basa. McLaurin versus Setson na naman ang ating race number 5. Ah, ito, posibleng ano to. Posibleng ratrata to. Then mabilis to si McLaurin. Itong dalawa sa pinakaratrat eh. Arguably ah. Arguably, dalawa sa mga pinakaratrat na auto ngayon. Sila ngayon magkalaban sa race number 5. So that's 2 versus 2. Oh! Si Kuya Nani Fernando sa Santa Mesa, Manila. Yan. Thank you so much for watching. Dipat Samirig. And also, to Team Ozawa's Lawrence Oris Boado. Yan. Thank you so much for watching Tipat Tamiya League Season 2. At sa mga Team Ozawa, shout out. Alright, sa Binalonan. In Binalonan, Tangasinan. Alright. Pakitbahay lang ng Urdaneta yan. Immediate. Immediate neighbor. Alright. Layman, si McLaurin. Okay. Race number 5. Switch. Oh. One goal, Layman. Oy! Patay! Patay! Final lane danger! Oh! Nakabalik! 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 Exciting yun! Sabi ko sa inyo, dalawang mamaw eh. Kaya posible na nga rin, baka mga mag-re-race eh. Posible nga mag-re-race talaga. That could have been re-race, ha? Matakay mo. Pagbagsak. 1, 2, point. Okay, pasok. Okay, so pasok pa yun. Okay pa. Gumapang naman eh. Set na winner. Okay. So, stay sa winner's bracket siya na. Stay sa winner's bracket si... Setsuna. So Setsuna is 2-0. Currently at 2-0 after beating McLaurin. McLaurin, 1 win, 1 loss each. So yung kambal ng Rock and Dragons, tabla. Sa 1 all. 2 versus 3. Yan. 2 versus 3. Loss 1. Mm-hmm. Yan. Doon. Tama. 1 all. 1 all. 2-0. 0-2. 2 all. Ah, 1 all. 0-1. Okay, Dark Sun versus Cosmo Atomica, susunod nating laban. Okay. So si Cosmo Atomica, after si Dark Sun, ang last assignments niya ay si McLaurin at Hotshot Junior. Okay. So kung matalo si Cosmo rito, okay, McLaurin sa tatapat, maaga. Ganun lang. Okay, para mabilis. Okay, sa lane 1 ngayon, si Cosmo, sa race number 6. Alright. Race number 6 na po, mga pag-ibat. Switch. Oh. One go, Diego. Pagkatapong-dang-di-dong-pang-di-di-di-ding. Three red pabors. O min bang din, parehong tako pang dalawa. Three days, first three days of the night. Mike, please. Sabi ko sa inyo, may mag-re-race eh. Na Nostradamus. Naruti, Balvin. Teka mo na. Pagkatas pawis mo na ako. Ay.
pawis mo na saglit. Sabi ko naman sa inyo eh. Nakundi patin. Nahula kami. Na Nostradamus. Ayoko pa muna yung puti. Ang ganda na pagkaputi, ang uniform. Huwag na muna. Alright, first of two restarts. Pantorega. Final lap. Okay. Cosmo Atomica winner. Winner Cosmo. So sa winner's bracket siya. Oh, tapos na pala siya kay Tetsu na. So waiting. Waiting siya. Dito siya waiting. Yan yung unang matchup kasi. Wala na. Hindi pa na yan. Antayin niya yung winner kay ano. Siguro antayin niya si McLaurin. Possible. Antayin na niya si McLaurin yan perhaps. Or yung winner na lang dyan sa ano. Yung winner na lang between na... Ay, hindi si Hotshot na hihintay niya pala dyan. Tama. Cosmo winner. So, sa wakas nakapanalo ng isa si Cosmo. Walang rider kick. 0-2. Akala mo, stock motor na nga lang pareho. Re-race power. Noni! Okay. Yan. One, dos. Okay, next. Next, race number, teka, yung McLaurin Dark Sun ba, tapos na. 2 versus 6, wala pa, okay. So, next, Scarlett versus Hotshot Junior, yan, second assignment ni Hotshot. Si Scarlett, pangatlo, din, 1-1 versus 1-0. Okay, so, opposition, quote mo kasi, winner, yung maghihintay yan. Maghintay. So, si Setsa na ang maghintay dito sa winner ng dalawa. Oo, siya yung unang maghintay. Okay. Sa lane, 1 pala si Hotshot, always at lane 1. Race, 7? I think 7. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tama ba? 2, 4, 6, 8, 10, 12. May 7. Tama! Race number 7, mga kadipat. Switch. Oh. One, go, Rio. Ganda talaga ng takbo ni Hotshot. Wow. Amazing talaga. Okay, continue. Final up. Hotshot Junior winner. Suabe! Hotshot Junior is the winner. So, siya yung nagtatapat kay Setsu na. 1-3. Ayan. Tata, loser. Antayin niya loser nung dalawa. Ni McLaurin at ni Dark Sun. Okay na mangyari dyan. Scarlet loss. 1-2. Nachambal lang niya si Cosmo eh. Oo. Hotshot remains unbeaten. Same with Setsuna. So, somebody's O has got to go mamaya sa pagitan nila Hotshot at ni Setsuna. Isa sa kanila magkakaroon ng talo at ang isa sa kanila mananatiling undefeated. Mamaya sa race number 9. Huwag ka nagkakamali. 7 yun, di ba? O, 8. Ngayon, 9. Tama, race 9 nga. Eh, maganda. Ano yan? Yung naglaban. Si Hotshot at saka si Scarlett. 1-5. 1 versus 5 yan. Scarlett, 1-5. Okay. Last 2-0 si Hotshot. Okay. Race number 8 between McLaurin and Dark Sun. Yan, 2 versus 6 matchup. Yan, sa lane 1 si ano, McLaurin. Race number 8. Switch. Oh. Isu! One door there!
swabe lang yung talong ni McLaurin malakas. Final lap. That's good. McLaurin winner. McLaurin winner. O yun, so tatapat sana niya sa FMA. Ayan. O yun. Yun. Okay. Tapos pag ganun uli, basa. McLaurin winner, 2-1. Tapos yung tinalo niya ay si Dark Sun, 0-3 si Dark Sun. Naray, Darky. Naray, Darky. Okay. Bye, bye, bye. Next. Yan. Somebody's O has got to go sa race number 9 na to sa pagitan ni Hatsap Junior at ni Setsuna, 2-0. Yan. So, agawan sa 3-0. Agawan sa 3-0 yan. Teka. Yan natin yung wave. Okay. Next. Okay. Race number 7. Ayan, 1-3. Tama. Hatsap Junior versus Setsuna. Alright. Race number 9. Switch. Oh. 1-2-3. Ako, naka-1. Oy! Pwede. Pwede. Grabe. Hatsap was too much. Hatsap Junior was too much. Pero muntik nang re-race yun, ha. Talagang nakipag-ano, ratratan yung dalawa. As expected, magandang laban ang pinakita. Alright. Hatsap Junior winner 3-0. So, Setsuna first loss. Unang talo ni Setsuna yan. Alright. Unang talo ni Setsuna. 1-3. 3-0. 1-3. 1-2. Next. Ay! Mababa kasi yung pace. Ay! Mababa yung pace! Cosmo versus McLaurin. Race number 8 natin. Okay. Coming off victories. Yan. 2 versus 4. Aha. 2 versus 4. So, penalty and assignment na ni McLaurin at saka ni, you know, saka ni Cosmo, parehong penultimate assignment nila. So, ang last assignment ni McLaurin, pareho rin yung kay Cosmo, ang last assignment ay si Hatsap Jr. Okay. So, yung manalo, yung siyang unang lalaban kay Hatsap, ganun na lang. Okay. So, after that, yun na yung ano. Race number 10 na to, kung di ako nagkakamali. Oo, tama, race 10. Race 9 yun eh. 10 ito. Okay. Lane 2 ni McLaurin. Alright, race number 10! Switch! Oh! Kiksu! Battle of the FMAs! 1-2-3! Oh! Pagpapawin ka kami! Let's get the final lane changer! Oh! 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 Wow! Amazing! Cosmo Atomica has done it! Wow! Cosmo Atomica beating its teacher. Tinalo yung teacher niya, si McLaurin. Isang klase! Wow! Grabe to. Ay, tapos na yung McLaurin Setsu na. O, dito siya. Ay, yun na yung last assignment eh. Si Hatsap na pala last ni McLaurin. O. Toto. 2-4. Ayun. Cosmo won. Pare silang 2-all. Tabla. So si McLaurin at si Cosmo Atomica so far tabla. Sa 2-2. So with their last assignment against Hatsap Jr. Bot. Actually, bot cars. Parehong RTR ang last assignment si Hatsap. Alright. Time check po muna tayo mga kadipat. Alright. Ay. Ang oras po natin ay alas 7:39 ng gabi. Alright. So, yan. Okay.
Next, Dodson versus Kramnik. Yan, 5C sa dulo. Kailan pa na ng mga nasa dulo yan? Yung sa lower right corner ng crosshatch. Okay, lane 1 this time, si Scarlett. Alright, race number 11, switch. Oh. 1, 2, 3, 4. Maganda lang. China, lane changer. China, okay. Apart. Galing. Galing ng dive ko yun, ano? China, eek. China, eek. Dark Sun winner sa wakas. Nakapanalo rin ng isa. China. So, si Seth sa nakalaban niya next. Diyan muna siya dyan. So si Scarlett, standby muna siya dyan. Ang last target ni Scarlett ay si Setsuna. Si Setsuna yung last target niya. So yung, dahil siya yung nanalo, siya yung muna lalaban kay, ano, kay Setsuna. O, oh, 1-2. Parang 1-3. Tabla. Parehong 1-3. Parehong ang last target nila si Setsuna, no? Okay, next! Hotshot versus Cosmo, 1-4. Ah, tama, 1-4. 1 versus 4. Dito na si McLaurin. Tapos si Hotshot hintay ni McLaurin, okay, nasa rematch. So, ang 12, 13, 14, o, oh, yung penultimate race sa single round robin, yun ang, ano, yun ang rematch nung semifinals previously, no? Okay, sa ring 1 siya, no? Hatsa. Alright, race number 12, switch. Oh, easy. Ganda laban to. 1, 2, 3, go. It's MS versus FND, ha? Hatsa ahead. Mabal pa rin si Cosmo. On to the final lap, let's see. Wow! Grabing laban yun! Sabi ko naman sa inyo, exciting pa rin ang D-Pod Stamianig, maski ano eh, stock motor lang lahat eh. Talagang pinalakas eh. Hotshot Junior remaining undefeated so far. Aha! Yan. Last assignment niya, si McLaurin. Ganun din si McLaurin, yan. And so, Cosmo Atomica done for the night sa single round robin. Awaiting the result. So, 2-3. Tatapos na 2-3 si Cosmo. Si Hotshot, 4-0. Possibly top seed. Okay. So, una lang natapos si Cosmo Atomica with 2-3 win-loss record. Okay. So, hintay muna siya dyan. On standby. On standby muna siya. Teka, pawis ulit. Punas, pawis ulit. Oh, gawe. Hindi ginaya ng electric fan talaga. Team Pangasinan, mag-ingay. So, yan. Alright. Setsuna versus Dark Sun ang ating next race. Race number 13. Aha. So, last assignment na ni Set... Ano? Ang last assignment ni Set, so na pala si Scarlett. Tapos si Dark Sun, last na niya. Ah. Oh, yun na yung last ni ano, Dark Sun pala. So, that's 3-6 matchup. Lane 1 si ano, Set, so na. Alright! Magandang laban to, ha? Battle of Natin ulit, BS versus BZ. Dito sa ating race number 13. Switch? Oh! Isun. 1, 2, 3, go! Ako! Oy, patay! Nako? Nako? Eke! 2, 3, okay, re-race pa more. Accidental re-race.
Second re-race of the night. Saan na yung boteng to? Second re-race na po. Ba't kaya? Second re-race of the night. Nasaan yung boteng ko? Nalaglag. Ano yun? Wala lang ano? Official time out. Pit stop. Pit stop tayo, pit stop. Accidental re-race na biglang tumiri si Setsu na. Kagaya na naman ng previous meeting nila. That was on May. I think nung May 8 ata yun, no? 12. Yung biglang huminto si Setsu na. Second re-race of the night. Yung race number 6. Second re-race. Ngayon yung race top team. 3-6 matchup. Ngayon yung naman, yung isang nag-re-race. Yung isang nag-re-race. Hindi dark siya na rin. I think ang involved si, you know, si Cosmo. Tama, si Cosmo. Si Cosmo ang involved. Mamalaman niya si, ano nun, si McLaurin nata. Pwede si McLaurin nata. Teka muna! May official timeout po muna tayo. Okay. Official timeout muna tayo. Just in case na, no? Just in case na pumalpak na yung motor na isa, gamitin natin yung backup. Gamitin natin yung backup. Just in case. Ito, backup. Just in case, ano to, lumupat? Or lumupat yata. Patay. Is it the motor? Is it the... Or is it? Or is it? Is it? Na to? Mukhang delikado na to, ah. Mukhang natiharo ang ating motor. Na to? Dead ball. Motor dead. Naking zero ng di oras. Mukhang nakumaiwa eh. Sinday. Ito, I guess meron. Backup motor. Stock motor lang naman din anyway. O boss, ang stock motor ko, patay. Ayun, at least meron to. At least ito kahit papano meron. So, mapipilitan tayo ngayon na magpalit ng motor. Mandatory change of motor. Na dead ball. Biglang na dead ball yung motor ni Setsu na. Ganda sana na. Ang ganda sana ng run niya. Last two assignments na siya eh. Against Darkson and ano eh. Scarlet. Si Darkson at si Scarlet na yung mga huling kalaban niya. Okay. So, ano yan? Re-race, ha? Mandatory re-race. Second of the night. Pero in such a way na, no, yung isa, si Darkson, umembang si Setsu na tumire. The same thing na nangyari nung, ano, nung previous, palagay ko, namatayan na naman ako ng makina. Naloko, no? 7:48 time check. 7:48 PM. Okay. Alright. Okay. 3-6. Okay. First of two restarts. One, two, three, go. Okay. Final lap. Setsu na winner. Namatayan man ng kanyang stock motor, pero nevertheless, nanalo pa rin. Kahit pa paano. Scarlet Setsu na. Dark Sun done. 1-4. 1-4 losses si Dark Sun.
Okay. Eh, boyfriend ko na naman. Ayun. Nandun sa kabila pala. Nandun na naman pala sa kabila eh. Nani? Nani? Ano raw? Ibig sabihin lang yung Nani? Ano? Ano? Sa Japanese kasi, pag sinabi niya, pag narinig mo, nanda ko, nandaste, o kaya, Nani? Ibig sabihin, ano? Yan ibig sabihin lang. Ano? Setsuna 1. Okay, so par 3-1 si Setsuna. 1-4. 3-1 si Setsuna. Okay, last target si Scarlett. And then ang last na final rematch nung nakaraan, yon ang race number 14 po natin. It's going to be Hotshot Junior Bag versus McLaurin. Ito, dalawa sa pinakamamaw. Kahit stock motor na, mamaw pa rin. Ganda laban to. Alright, race number 14. So which? Oh. 1, 2, 3. McLaurin ahead. Hot shot. Ginawin ng lamang. Pinangatili ng lamang. Let's see at the final lap. Good. Nauli pa rin. Nauli pa rin. Hot shot will top seed. Yan. Undefeated seed Hot Shot Junior 5-0 sweeping the single round robin tonight. So top seed na siya. Outright semis ito. Sigurado na sa semifinals itong si Hot Shot Junior. Ayan, dito na po natin ilalagay sa square. Okay, dito. Dito na lang. Winner side. Yung loser side, dun. No? Yeah. Okay. 5-0. Mantakin mo. 5-0. 2-3 si McLaurin. Hot shot 5-0. Definitely number 1 yan. Number 1. Makik number 1 yan. 1. Number 1. Definitely number 1 yan si Hot shot. At si McLaurin di natin alam. Hindi pa natin alam. Kasi may mga nagtabla-tabla pa eh. Okay! The 15th and final race of the single round robin tonight is going to be Scarlett versus Setsuna. Yan, sa lane 1 po ngayon, si Setsuna. Alright, race number 15. Switch. Oh. 1-2-3. Ayan na, pagbuwang lasing na to. Napadala ng dalawang lasing. Dalawang lasing. Kung ang si Setsuna na pa, mas nakinabang. Final lap. Yay! Oh! Setsuna winner. Dorong. Setsuna winner 4-1. So therefore, number 2 si Setsuna. Mukhang si Setsuna pa mas nakinabang sa takbuang lasing na yun eh. Cosmo against si Cosmo yung involved dun sa re-race na yun na uli against ang kalaban niya ata si Hot Shot Junior o tama si Hot Shot Junior niya ata si Cosmo ang hindi McLaurin pala tama 2-4 o yung 2-4 Cosmo ang nanalo extra tapos si Setsuna at saka si Dark Sun 3-6 Ayun, yung dalawang lyrics. Okay, tapos na po yung single round robin. Yeah, matatapos lang. So, halos isang oras inabot natin. Halos isang oras ang inabot. Okay, ang top seed. Yan. Ang nasa top seed ngayon, yan. Sina Hot Shot Junior at si Setsuna. Hot Shot Junior at number 1. Setsuna at number 2. Yeah, 4-1.
Ito, papakita ko na po sa inyo. Ito, dito sa ating camera. Okay. Dito ko na siya isusulat. Time check po ulit. Ang oras na po natin ay 7:54. So, mga a little over 5 minutes left before 8 p.m. Yan. Okay. Na. Patay. Naloko na. Nagulog. Nani. Darag na naman tayo. Pwede na kaysa. Okay ka na. Biglang nag-Koreano eh. Alright. So, number 2 itong si Setsuna. And then, yung si yan o. Number 2. O, yung dalawang 2-3. Winner over the other na lang. 3 and 4. Wala na pong ano yan. Wala na pong tiebreaker face yan. Diretso quarter finals na yan right away. Tuloy-tuloy na yan. Okay. 2-3. 2-4. Okay, tama. Cosmo, number 3. Tapos 4 si McLaurin. Dalawang 2-3. And yan, 2 versus 4. Tapos, ayun yung nag-re-race nun eh. Tapos yung 1-4. 5 and 6. Ade, 5 si Dark Sun. Si Scarlet, number 6. Okay, so tapos na po ang classification phase. Okay na yung mga rankings, na-settled na po lahat. Yung merong dalawang pair lang na nag-winner over the other. So, madali na lang. Okay. So, ito po yung mga official ranking, mga kadipat. Ayan, papakita natin on screen. Paano ba to? Okay, ganito na lang. Ayan! Okay. So, ito yung yung resulta ng single round robin ngayong gabi. Si Hatchat Jr. at si Setsuna, outright semifinalist po ngayong gabi. Dahil sila po yung number 1 and number 2 respectively with 5-0 and 4-1 win-loss record respectively. Yan. Number 3 and 4, sina Cosmo Atomic at McLaurin, yung dalawang FMAs po, nagtabla sa 3 and 4 position, pero dahil sa bise ng winner over the other rule, si Cosmo at Omika yung nanalo sa duelo nila ni McLaurin, kaya siya ang number 3 at si McLaurin ang number 4. And then si Scarlet at Dark Sun, nanalo rin si Dark Sun, kaya siya yung number 5 at si Scarlet ang number 6. So yon, tapos na po yung mga pairing. So 4 versus 5 ang una nating matchup sa quarterfinals number 1. Ang quarterfinals number 2 naman po natin ay ang 3 versus 6 matchup sa pagitan ni na Scarlet at ni Cosmo Atomica. Okay. Swertehan na lang kung biglang embang siya, no? Cosmo. Sumwerte pa siya, no, Scarlet. Durug! Durug! Patiti yan, 4-5. Ito nga po yun, yung unang matchup. 4-5. 3-6 pa na to. Tama, 3-6 pa na. Dito sa kabila. 3-6 yan. Si Dark Sun pala yung 4-5. Ayun. McLaurin, number 4, against Dark Sun. Yan. Okay, dapat si Scarlet at si Cosmo. So, ito pa yung mauuna. Itong McLaurin versus ano pala mauuna? McLaurin versus Dark Sun, ang quarterfinals number 1. Ang quarterfinals number 2 is going to be Scarlet versus Cosmo Atomica. Yung mga panalo, o di kalaban nila itong mga nandito sa square. Outside semifinalist po ito, mga sa square. Quarters 1, quarters 2, semis 1, semis 2. Yung po, ang ano natin, setup natin. Okay. So, hindi na kailangan ng tiebreaker phase. So, right away, ito na tayo. Quarterfinals number 1. Between McLaurin and Dark Sun. Okay. So, hopefully, by Monday, maka-order ako na lang. Maka-order ako sa Changi Online. Oh, Sir Ivy. Oh, Sir Erwin Miller Constantina. Tambong City Dick. Hintayin nyo ko dyan, ha? O-order po ko ng parts sa inyo, ha? On Monday. Okay. So, what's up? PM na lang ako. Alright. Sa, to? 4-5. Oh, lane 1 si McLaurin. Alright. Quarter finals number 1 na po, mga kapipat. Switch. Oh, boom. Mandorin. McLaurin will enter the semi-finals once again. At sa ikalawang dikit na karera, unfortunately, si Dark Sun, si Bak. Yan. Si Bak siya. Unfortunately, si Dark Sun, si Bak.
At si McLaurin ang magpapatuloy para labanan si Hotshot Junior sa semifinals number 1 mamaya. Alright. Quarterfinals number 2 sa pagitan ni Scarlett at Cosmo Atomica. So that's going to be 4 versus 5 matchup. Yan. 4-5. O yun. Stay at 4-5 pala. Ano? 3-6 pala. O, 3 versus 6. Yung kanina, 4 versus 5 po yun, mga kanibat. Kasi nga, sa lane 1 nagsimula yung ano, di ba? So, si McLaurin nag-start sa lane 1. O, siya number 4. Start sa number 5. Ito naman, 3 versus 6. Si Cosmo ang number 3. Si Scarlett ang number 6. Alright. O, yun. Pwede magpunos ng gulong pala. Okay. Wala. Napalitan ang motor to. May namatay naman na naman na stock motor. Hi! Diyos ka po! Nagkaubusan na mo ba? Kailangan talaga mag-order as soon as possible. No choice! Yan talaga! Yan talaga ang buhay pamilya. Yan talaga ang buhay karirista, mga kadipat. Alam naman na natin yan. No? Ay, di, eh, sa basketball nga, meron na napipilay dito pa kayo sa Tamiya. Natural. Alright! Ito na po ang ating quarter finals number 2. Switch on! Hehehe, it's a... Nago! Oh, continue! Final up! Okay! Cosmo Atomica has done it! So sila na naman ulit ang mga semi-finalists. Kasado na naman ang mga semi-finalists. Ang semis number 1 po natin is going to be Hotshot Junior versus McLaurin. So final 3 match, pero sa semi-finals pa lang, maaga na rin sila mag-rematch. Ang semis 2 naman po natin ay Cosmo Atomica versus Setsuna. Yan, buti na lang, nakaka-pity Cosmo. Hindi na ulit yung pangtsamba sa kanya ni Starnet. Sa vacation! Si vacation siya ng DRS. Alright. So, kanina sa single round robin, dalawa lang po yung naging re-race po natin. No? Alright. Obviously, si Hotshot Junior ang top seed. So, siya ang lane 1. Okay. Semis number 1 na po tayo. Yeah. Mabilis. Sabi ko naman sa inyo, kung meron mang re-race, posibleng isa lang eh. Posibleng isa lang. Isagani Soriano is watching right now. Thank you so much for watching D-Pats Tamiya League Season 2 tonight. Alright. Semis 1, mga kadipat. Ito na. It's going to be MS versus FMA ulit. Dito sa ating semifinals number 1. Switch. One for matchup po. Traditional ha. Bandore. Nakabawi! Nakabawi si McLaurin! Wow! Grabe yun! Upset na naman mga kadipat! Grabe! Guess what? Si McLaurin ang babalik sa championship round. At the same time, plus 3 or plus 4 na to si McLaurin on aggregate. At si Hotshot or plus 1 or plus 2 na lang. Sila ulit yung makakapuntos ngayon actually. Sila ulit naman apat, itong apat na natitira na to, guaranteed points. May mga guaranteed points na yan. Bakit? In the meantime, ito naman ang 2 versus 3 matchup between Setsuna and Cosmo Atomica. Ito, isa pang magandang laban to. Parehong stock motor, pero mga palaban. Wow! Yun nga lang, unfortunately, kay Setsuna, kailangan niya mag-sacrifice ng motor, tiis ganda muna siya sa ano. Tiis ganda muna siya sa dun sa lumang stock motor. Unfortunate, buti na lang may backup pa ako. Buti na lang may backup. Alright. Okay, lane ano pala si Setsuna, lane 1. Alright. Semi-finals number 2 na po mga kadipot. Switch. Easy. Wando rin.
And Cosmo Atomica all one. To the final in danger. Ayun. Oh, last requirement. Last requirement, last requirement. Restart. One. Two. Three. Four. Final lane changer. Okay, that's it, sabi. Nagkatamaan kasi. Kaya ni-restart ko po yun, mga kadipat, kasi nagkatamaan sila ni, ano, ni Setson na natumba ito na sa lubong ni Cosmo, hindi ko na nabutan. So, lap requirement. Ganun po yun, pag semi-playoff rounds na po, quarter-final, semi-final, battle for third championship. Yan. Ang pinagay pala sa battle for third championship kasi race to 10. Ito, race to 6. So, lap requirement. Kung nagkatama na ganun, obstructing car obstruction rule. Obstructing cars disqualified. The lone car has to finish the lap requirement. Yan. Para po sa kalaman ng lahat. Ano? So, Cosmo Atomica versus McLaren ang ating championship round, mga kakipat. Wow! Grabe to, Battle of FMAs! Labanan ng mga FMAs ang championship round. At itong battle for third naman ay labanan ng mga non-FMs. Labanan ng mga may piloto. Si Setso na may pilotong lobo. Si Hatsak Junon naman may pilotong tao. Man versus beast ang mangyayari ngayon dito. Kaya lang, the beast is tamed. For now, the beast is tamed. Yun lang. So, Cosmo Atomica, pwedeng mag-torque 2. Pwede pong mag-torque 2 or torque 1. Kung ano available, kung pwede siya sa torque 1, torque 1. O, if not, torque 2. Yan lang. Okay. Time check po muna tayo ulit. Okay. Time check, time check, time check. 8:06. Mm-hmm. 8:06, medyo ano na, medyo napahaba yung karera natin. Eh ganun talaga kasi angin yung pasali. So asahan na natin nakakaba yung karera. Ang maganda lang nito dahil parehong mga stock motor silang ano, anim. Ang maganda lang yung puro stock motor yung naglabanan. Kung may re-race man, isa lang. Isa o dalawa lang, possible. Last man standing, bihira. Ano ba to? 1-2. 1-2 pala to. So, yung mga lower seeded pa pala ang naglaban sa, ano, maglalaban ngayon sa championship lang at ang battle for third, yung mga top seeded. Yung mga outright semis pa ang natalo. Inunahan ni McLaren eh. Ang ganda eh. Ang ganda ng pagkatakbo ni McLaren eh. Nata pa lang eh. Tarayin man siya, no? At chat pala. Alright! Ito na po ang ating battle for third. First to make 10 laps. So, which? Oh! Ay, yung keyboard ang nagdala. So, yung guy. Iksu! Iksu! Pandore! Lap number 6. Oy, musik pa! Lap number 7. Lap number 8. Matunda na. Okay, continue. Final lap. Okay, Hatsak Jr. with the third place finish tonight. Okay. The erstwhile champion from the previous race, itong si Hatsak Jr. naman po ay may magdaragdag na 2 points sa kanyang aggregate score. So, yan. Okay. Si Setso na ay 4th. Setso na plus 1 on aggregate. Si ano naman, si Hatsak Jr. plus 2 on aggregate. Okay, ito plus 3 or plus 4 between the two FMAs. Ang magandang balita lang si Cosmo Atomica dahil pinaka minimum niyang makukuha 3 points. Ganun din si McLaren. Ito ay pwede nang mag-elevate sa o mag-upgrade sa Fortune 1 or Fortune 2. Respectively, ang Fortune 1 ay 15134. Ang Fortune 2 naman ay 15484. Okay. Yan. I repeat. 15134, Fortune 1 po yun. Ang 15484, Fortune 2 motor. Okay? Yung po yung item numbers nila. Kasi ako po kasi sa tagal kong paglalaro ng Tamiya Mini 4-wheel drive, nakakabisado ko kasi yung mga item number minsan. Pero most of them mga kits lang.
mga regular kids lang ang nakakabisado ko. Pero yung mga limited edition, hindi ko kabisado eh. Hindi ko talaga kabisado lahat. Hindi ko talaga actually kabisado lahat ng item number. Nagkataon lang. Nagkataon lang eh. Lane 1 ngayon pala si ano, 3 versus 4. So lane 1 ngayon si ano, si Cosmo. Alright! Battle of FMAs na po dito sa ating championship round. First to merge 10 laps. So which? Ayun yung kembotan nagdala. Todo yan. Isu! Pandole! Pasidang pak motor lang yan ha. Pass number 5. Hindi pa may pakloren, grabe. Lock number 6. Uy, patay. Lock number 7, napaka. Lock number 8. Final in danger for Mongolian. That is the deal. K.O. Mongolian winner. So, balik sa championship itong si Mongolian. Yun. Naka-championship na naman po, mga kalipat. So, una si Scarlett. So, wala si Hatchat Jr. Ngayon naman si McLaurin, ang ating bagong champion ngayong gabi. Alright, all our stock motors po, mga kalipat. Sa kalaman ng lahat. Ano? Alright. So, madali lang natapos. Sabi ko naman sa inyo, madaling matatapos yan kasi puro stock motor yan yan eh. Puro stock motor lang sila lahat kasi nagka-downgrade na yung most, ano, sina Setsu na kasi, nagka-downgrade na. Setsu na, Scarlett, at saka si Dark Sun, nag-downgrade. Na-downgrade sila, nalagay lang sa battle for third kasi si, ano, si Setsu na. Alright! So, ito na po yung ating top 4 RTRs ngayong gabi. Alright! Sana pa yung microphone ko. Mike, please! Hi! Grabe, talagang hindi kinayang electric pad. Ang init ng action sa D-Pads channel, parang init sa magtamag lang. And then, mas mainit pa sana, nagbabagang luha. Donnie! Mas mainit pa sa nagbabagang luha ni Myrtle Sarosa. Ayun! Donnie! Alright! Shoutout to Myrtle Gil Sarosa. Ayan na, mahal na mahal pa rin kita. Okay, mama chup-chup. Okay, kaya nyo, nandun ang kapat. Sympathy, nalalay, anamalay. Alright! Maklaren ang ating champion ngayong gabi. Alright! Ang champion ngayong gabi with additional 4 points on its aggregate score. Si Cosmo Atomica naman ang pumangalawa na meron pero grabe yung ano, first off speed ni ano, Maklaren eh. Basta ano, karipas talaga ng D-Oras eh. Maski stock motor na ginagamit na karipas pa rin. Diyos ko po, pineapple ba yun? Ay, nako! Alright! Then si Cosmo Atomica, dahil nakapag-finals po siya ngayong gabi, pwede po siya mag-fortune tour sa July 14. Yun, birthday pala ni, ano, nung aking pamangkin na si Jasmine Bernadette Aguilar sa July 14. Yan. Alright! Cosmo Atomica, plus 3 on aggregate after finishing 2nd. Hotshot Junior, the first world champion from July 7. Ngayong July 10 ay makatalagdag ng 2 puntos na sa kanyang aggregate. So, a total of 6! A total of 6 points on aggregate. Itong si Hatchat Jr. Sila ito, 6 points. And then si Setsu na naman, plus 1 on aggregate after finishing 4th. Yan. So, kahit pa paano, nakapasok pa rin siya ng 4th. Despite having trouble with the motor. Unfortunately kasi yung kanyang motor ay nasunog po. Bigang tumirik. So, nung chinig ko sa motor break, wala na. Talaga ang default. Naka-insira ng di oras. Alam na. Kung kensira pag nagparamda, wala na. Oh my God. Masin na yun. Darak. So, mga kalipat, that does it. Ito yung ating top 4 RTRs ngayong gabi. Dito sa isa na namang exciting edition ng D-Pads Tamiya League Season 2 ngayong July 10. July 10, 2021. And once again, this has been D-Pads Aguilar signing off for now. At maraming salamat po muli
sa ada sa isansin ko na itong mga ano, nanood na ano ngayon, si Secretary Miguelo Pio Mamasig, Engineer Jeff Lingkiran, Mr. Lawrence Oles Borado or Team Ozawa, hindi na lonan, yan, si Kuya Nani Fernando sa Santa Fe sa Manila, yan, si Engineer Isagani Soriano, yan, thank you, just to name a few, some of our audience tonight, yan, maraming salamat po sa panonood sa Dipats Tamiya League Season 2, ayan. Once again, this has been Dipat Aguilar for now, signing off at maraming salamat po muli sa lahat ng mga tumutok. At kung sakaling may tututok anytime dito sa aking vlog tuwing Miyerkules at Sabado, yan, sports entertainment po, mga kadipat. Yan, alright. So that does it, mga kadipat. This has been another presentation of an exciting edition of Dipat Tamiya League Season 2, alright. Once again, this has been Dipat Aguilar saying stay safe, stay healthy, and be kind, of course. Iwas masamang bisyo at iwas COVID-19 po tayo, mga kadipat. Kung sakaling kinakailangan lumabas dahil sa mga essentials, mask at shield, hugas, iwas. Alright. At kung may chance magpapakuna, magpapakuna na po. O kung sakaling may ibang gamot kontra COVID-19, just take it. Yan. Just take it. Alright. So once again, this has been Dipats Tamiya League Season 2 for tonight. And for now, mga kadipat, ito po si Dipat Aguilar na nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang gabi sa inyong lahat. God bless po, mga kadipat.